Hello everyone! Welcome to my YouTube channel ulit. This is once again Marlon Labitag. And maraming salamat po sa lahat ng mga nanood nung aking nakaraang vlog tungkol sa aking COVID experience. Maraming salamat po talaga. And sa lahat po ng mga kaibigan natin sa YT, mga kasamahan natin na nanood at nag-message doon sa mga comments nila, maraming salamat po talaga. I really appreciate po talaga and ramdam ko po ang inyong concern and your love po talaga sa akin. Maraming salamat. So as promised, ito po yung part 2 na pag-uusapan po natin yung naging experience ko talaga sa COVID. Yes, hindi pa po tapos dahil naputol po tayo nga. So ito naman ay ang i-share ko is yung naging experience ko din sa hospital talaga. So prior to that, sabi ko nga noong nakaraang vlog ko is kinuha ako ng 911. So ni-rescue ako. Bakit? It's because hindi na talaga ako makalakad, no? Kasi kapag lumakad ako, talagang matutumba ako. And ang hirap huminga and yung heart ko is nagpa-palpitate na, and of course kapag tatayo ako, talagang matutumba ako. So meaning to say, I've lost talaga all the strengths talaga. And of course, yung breath ko is kuan na talaga. Parang for me, it's severe talanga kasi hindi na ako makahinga. Kaya nga, natatakot ako and nagpa-rescue ako. And maraming salamat sa mga kasamahan ko sa Paler kasi sila talaga yung naghanap, sila yung kumontak sa 911 talaga. And ito yung nakaka-worry kasi kailangan mong makipag-coordinate muna. Yung 911, hindi sila basta-basta ihahatid ka sa ospital. No, kailangan makipag-coordinate ka muna sa ospital kung tatanggapin kanila. Kasi alam naman natin talaga na punong-puno yung mga hospital ngayon dahil nga sa mga COVID, no? Sa COVID. So, parang na-worry din talaga ako. So, yun. Mabuti na lang is kailangan lang daw na merong, kasi yung sa akin talaga kailangan may oxygen. No, kailangan may oxygen doon sa hospital kasi nga nahihirapan ako. Yun yung pinaka-importante talaga sa akin. Kasi hindi ako makahinga. So yun yung sabi sa hospital is kailangan ko lang daw is magdala or kailangan ng bed kasi hindi ka muna ipapasok doon sa hospital. Doon ka muna sa mga tent na naka-allot sa mga bagong dating na mga patients, no? Pero hindi pa siya confirm na COVID or walang COVID, hindi pa siya confirm until na swab test ka na. So yun na nga, nung kinuha ko sa 911 talagang, my God, sa mga taga 911, hahanapin ko kayo kasi ititreat ko kayo talaga kasi ramdam ko yung hirap nila sa pagbubuhat sa akin talaga, no? Ramdam ko talaga kasi ang taas ng bahay namin sa pababa, tapos mga 100 meters pa bago makalabas talaga doon sa sasakayan talaga. So thank you sa 911, no? Hahanapin ko kayo talaga. So yun na nga. So dinala na ako sa hospital, so okay na, but the problem was hindi agad ako tinanggap kasi parang merong miscommunication na kung tumawag ba daw talaga ako sa mga nurse, ganun. So kailangan makipag-coordinate. So there was a, you know, some sort of miscommunication. So hindi ako nababa and hindi nila ako tatanggapin kasi walang vacant na bed. Pero prior to that, sinabihan naman talaga ako na magdala talaga ng bed. Ikaso, naghahanap pa yung kapatid ko, yon ng bed talaga kasi walang mahanap na bed, folding bed yon. So naghahanap pa siya and I guess bago ako binaba doon sa 911 ambulance talaga na sobrang init, nakahiga lang ako
Tapos feeling ko talaga tumatawag na ako sa Lord talaga na, Lord, please, 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 yung breath ko lang talaga is sana maging okay. Yun. So, I guess mga almost 1 hour kapit, parang gano'n, almost 2 hours bago talaga, eh nahihiya ako doon sa mga 911 rescuers kasi may i-rescue din sila. Eh kaso, hindi nila ako mababa kasi nga, walang bed. Talaga, so na-relieve ako kasi sa kababa na, nakahiga na tayo doon sa bed. So kung makikita nyo doon sa picture, dito sa cover, sa thumbnail ko, talagang nasa tent. Pero yung tent ko ha, is an open siya. Yung bubong lang meron. So wala siyang ganun talaga. So yun, sobrang init. So, grabe talaga, parang ano yun, sinugba. Parang grabe sa sobrang init talaga. And pagkagabi naman, umulan, so yung mga kuan, taligsik yung mga ganun sa mga ulan, talagang grabe. Grabe talaga. So, kung sa Bisaya pa, natunugan na, naulanan na, ganun. So, grabe guys, yung ubo ko talaga, yung ganito lang yung gala ko, as in ubo na talaga, na parang yung aso na kahol ng kahol. And I couldn't control myself talaga na hindi makaubo. So, makaubo ka talaga. Inahihiya ako sa ibang tent kasi rinig na rinig yung ubo ko talaga. And alam niyo talaga, tinawag ko na talaga yung Panginoon, lahat ng mga santo, and humingi talaga ako ng mga patawad sa mga kasalanan ko. And of course, I called my mom who is in heaven na sana talaga is pagalingin ako at mawala yun kasi kinakaban talaga ako yung ubo at saka yung hirap paghinga is grabe talaga. So, yun yung grabe talaga yung experience kong talaga yun. So, ayun. So, after walang swab kasi Sunday akong dumating, so kailangan i-swab test ako noong Lunes, and lumabas siya noong Martes morning. Ayun, positive talaga ang inyong abang lingkod, ang abat sa swab talaga. So yun, yung mga kapatid ko, yung mga kuan, of course na worry din ako kasi kailangan din i-swab kasi yung mga contact tracer is nagpunta doon. So yun, alam niyo, for 2 days lang, like Tuesday or Lunes yata yun, as in natuwa ako kasi syempre meron na mga antibiotic na mga ini-inject sa iyo, naka-dextrose ka na, so I feel so relieved, tapos may oxygen na, so na-relieve na talaga ako, parang naging kampante na ako na okay, magagaling na talaga ako. Pero yung ubo ko is ganun pa din. So pero the next day, natuwa ako kasi nga bumalik na yung aking taste and smell. So sabi ko, ay, ayan, gumagaling-galing na. So after 3 days, yung ubo ko nawawala na. 4 days, gano'n, nawala na. Hanggang sa 7 days talaga, wala na siyang ubo. Tapos sinigilan na, wala na nga akong mga antibiotic or gano'n. Vitamins na lang yung binibigay sa akin. So yun talaga, grabe yung experience talaga. And nakakatakot kasi halos everyday may patay guys. So yun yung nakakatakot talaga. So parang everyday na lang may patay. So yun yung nakakatakot doon talaga. So yun. So maraming nagtatanong talaga, saan ko ba daw kuno nakuha yung COVID? Actually hindi ko alam, to be honest. Hindi ko alam kasi yung grabe, hindi ko talaga alam. So, dapat tayong mag-ingat talaga. Kasi you'll never know, baka yung nakasalamuha mo or sino, yun na pala yung carrier ng virus na yun. So, dapat talaga, napaka-importante na maging maingat tayong lahat. Napaka-importante talaga na always tayong nakamask talaga and magdala tayo ng alcohol at kumain tayo at huwag tayong mag-diet kasi kung nagda-diet ako, nag-exercise ako, so yun siguro yung immune system ko talaga bumaba ng bumaba talaga, no? So please, yun, and importante din magpa-vaccine talaga tayo guys, kasi yung tinatanong sa akin eh, kung nagpa-vaccine ako, no? Kasi marami ako sa mga kakilala nagpa-vaccine, mga meron sila positive pero asymptomatic naman. So that's good, no? Kasi nagpa-vaccine sila. Or meron din iba na wala lang yung taste and smell pero hindi na target yung heart nila at saka lang, so okay lang din. So dapat maging maingat talaga tayong
lahat, guys. And nice ko talagang magpasalamat. I will take this opportunity also to thank everyone. To thank everyone talaga. Yung mga nag-message sa akin privately through Messenger. Ang dami-dami nila. Maraming salamat. Kasi hindi ako talaga nag-post na ganun. Pero meron akong mga posts about healing quotes. Yun. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo isain kasi ang dami-dami ninyo. Thank you talaga sa message. Sa mga prayers ninyo, guys. Grabe ang prayers talaga. Napakalakas talaga na weapon talaga para gumaling tayong lahat. Kaya maraming salamat. I love you so much talaga. Thank you guys. And of course sa mga taga-Paler, may mga kasamahan ko sa Paler talaga. Maraming salamat. Kasi from the first day talaga, hindi nyo ko pinabayaan. Talagang nandiyan kayo. Naghanap kayo ng bed. Tinawagan nyo yung kapatid ko. Naging waiting talaga kayo na magkaayos kami ng aking kapatid. Maraming salamat talaga. I love you, Ma'am Laarni, Shirley, Ma'am Karen, Ma'am Bibi, Irene. Thank you so much for all the love and support. And of course, Germany's Angels, Frenny Beverly, Frenny Ella, Frenny OMG Model, Eloy, and of course, si Robilin Igat, and the rest. Please, maraming salamat talaga kasi hindi naman ako humingi talaga ng mga tulong pinansyal. Kahit sino, wala akong hiningan. Pero kayo yung mga tao talaga na from the start talaga, talagang tumulong. And hindi na rin ako nahiya na tanggapin yun kasi nangingilangan din talaga ako. Mahirap magkasakit kasi you will spend talaga a lot of money talaga for your medication, for your food, for your health. Kaya maraming salamat talaga, Frenny OMG. Loy, thank you, Frenny OMG. Frenny OMG. Tasi Frenny OMG talaga, from the start talaga, nagkocontact kami. Siya talaga yun. Maraming salamat, Frenny. I love you so much. Frenny Bev, Frenny Ella, Loy, and Igat. And of course, to my family also, to my sisters, maraming salamat sa aking family na nandoon talaga at gumabay sa akin talaga. Kay Daryl, no, na siya yung nag-taker talaga sa akin, nagpabihis. Talagang hindi na ako nahiya, guys. Talagang nagpabihis na talaga ako, yun. And of course, nais ko din talagang magpasalamat. Thank you so much, Lord, for, you know, for giving me another chance to live talaga. I love you so much, Papa Jesus. Lord, maraming salamat talaga. Pangalawang beses mo na to na pinagaling mo ko sa sakit talaga, sa malubhang sakit. Thank you, Lord. I love you so much. Yun, my realization talaga is you need to take care of yourself talaga, no? You need to take care of yourself kaya magpa-vaccine kayo. Ayan guys, sana meron kayo natutunan sa aking COVID experience. Maraming sa doors, like, share, and comment, and subscribe na din sa aking YouTube channel. Shout out to my ka-family. Please subscribe all my ka-family members' YouTube channels. Click their links below in the description of this video. I love you.